Kahit kakaminti ng shutdown lang ng MRT nitong Semana Santa, sunod-sunod na naman ang naging aberya sa MRT. Ang maintenance provider ng MRT, sinisisi ang aberya sa matinding init ng panahon. Balita hati ni Chino Gaston. Mahabang pila na naman ang sumalubong sa MRT3 commuters papuntang Pasay City. Delayed kasi ang pagdating ng unang tren mula sa depo dahil may hindi natanggal sariles ng mag-inspeksyon. Kaya para hindi mahuli ng pasok, may ilang napilitang mag-bus. Pero ang iba, tinyaga ang pila. Wala, ganun talaga. Wala na magawa eh. Palalate na naman ako. Kung bus kasi ma'am, traffic. Kaya wala kaming ibang choice mga commuter, hindi magtiis sa MRT. Lunes ng gabi, nagka-aberya rin ang tren ng MRT3 sa southbound na umusok ito. Ang mga insidente ito nangyari makalipas ang 4 na araw na check-up nitong Semana Santa kung saan isinailalim ang buong MRT3 mula riles, mga tren at electrical system sa maintenance. Ang pag-usok daw ng bago noong Lunes ay dahil sa pag-overheat ng axles sa may Magallanes Station. Martes naman ng umaga, nagka-aberya rin ang isang southbound train sa Boni Station dahil pumalya ang mga pintuan. Walang linya sa buong mundo na hindi nagkakaroon ng aberya. In order to improve our time reaction dito sa mga aberya, nag-increase ang busan from 2 to 5 patrol teams. And this is augmented by our also engineers here at MRT3. Kaya kung notice ninyo, mabilis ngayon ang pagsagot namin sa mga aberya. Sari-saring aberya ang naranasan sa operasyon ng MRT nitong mga nakarang araw pagkatapos ng Semana Santa na siya namang binibigyan ng solusyon daw at tinutugunan ng kanilang maintenance provider. Paliwanag naman ng maintenance provider ng MRT3, matinding init ang isa sa mga sanhi ng problema ng mga tren. The directive of MRT3 now is for us to locate or identify the higher grade of grease which may be may fit to the kind of weather in the Philippines. Sa gitna ng mga aberya, ang tanong marahil ng marami, nasa na ba ang mga bagong tren na galing Dalian, China na binili ng gobyerno sa halagang higit 3 bilyong piso? May mga makina na, signaling system, ilaw at aircon ang 48 bagong LRVs galing China. Pero under this administration, signaling was fixed. Yung power was awarded, it will be finished by end of the year. Yung tracks are, ito po yung nagkukost ng vibration na nabanggit ni Eugene. We're still procuring. Naghahanap na rin ang DOTC ng mga bagong kontraktor na magsusupply ng karagdagang riles at iba pang kailangang palitan sa MRT3 system. Chino Gaston, GMA News.